guys, welcome ulit dito sa ating channel, Vansumawan TV. Ayan, so, pasensya na kayo at gusto ko lang maibahagi sa inyo yung experience ko about sa nangyari sa akin. Sa, yun nga po, tungkol sa ngipin. Sorry, gusto ko lang i-share yung natutunan ko. Sana makuhanan nyo rin ng leksyon yun. Gaya ko, nakipag-discuss pa ako sa doktor, sa dentista ng matagal kami nag-discuss kasi ako nga, pinipilit ko talaga na yung may sira ng ngipin, yun talaga yung ipapabunot ko kasi sa pakiramdam ko yun yung masakit. Ang tagal namin nag-discuss. Siguro naabot kami ng mga 20 minutes siguro yun. Tapos hanggang sa nag-decide siya na papirmahin niya ako ng waiver dahil kagustuhan ko daw yun na bunutin ko yung sira ng ngipin na yun na matino naman siya, wala daw problema kasi may pasta siya pero buo naman din yung pasta dun, wala daw problema dun. So sabi ko, na-realize ko na sa sinabi niya na papirmahin niya ako ng waiver, so sabi ko, siguro nga may mali talaga ako. May mali talaga ako na gusto kong ipagawa sa kanya na hindi naman dapat. So, dahil nga guys, hindi niyo ako masisisi kasi yung nararamdaman ko na yung pati ng ngipin na masakit, na buong buo talaga siya, as in wala talaga siyang problema. Wala talaga siyang problema. Talagang sasabihin mo na hindi talaga siyang may problema kasi ano eh, walang kahit kaskas, wala. So, sabi niya sa akin, hindi niya pwedeng bunutin. So, binigyan niya ako ng options. Pwede daw akong mag-take ng gamot. Mag-medicines muna ako for 5 days. After ng 5 days, pagka masakit pa rin siya, so, babalik pa rin ako sa kanya at para bunutin niya. So, sabi ko, kung babalik din ako after 5 days, guys, for 5 days, bakterya ang pinag-uusapan. So, ibig sabihin, parang for 5 days, matagal na yon, makakabuo na ng marami, di ba? So, natatakot ako, guys. So, sabi ko, Dok, ano pa bang magandang option na maibibigay mo sa akin? So, yun na nga, sinabi niya sa akin, last option daw na pwede kong pagdesisyonan, x-ray. So, nagdadalawang isip ako na magpa-x-ray kasi dagdag bayad kasi. So, sabi ko, wala akong choice. Para makonvince ako, kailangan kong makita yung proof talaga na talagang siya yung may problema. Yung ngipin na yun, yun yung may problema. So, yun. Nag-decide kami both na mag-x-ray. So, nung in-x-ray, guys, naghintay kami ng mga ilang minuto. Nabas yung x-ray, pinaliwanag niya nga sa akin. Yun nga yung nakita nyo sa, dyan sa picture na yan. Nabas yung x-ray, pinaliwanag niya sa akin ng maayos. Yung ngipin ko, guys, na merong pasta, which is may problema, may depicto na. Buhay na buhay pa yung mga veins niya, guys. Buhay na buhay yung veins. Ngayon, yung ngipin na to, yun yung binunot niya, wala na talaga. Wala na siya. Wala na yung white veins niya dun. So, ibig sabihin, siya yung may problema. Tapos, dun sa pinakababa, makikita nyo dyan, yung sa video na pinapakita ko sa inyo, sa may bandang baba, sa loob ng gums, dun mayroon siyang dark spot siya. Dun. So, yun pala yung na bakterya. Yun yung nararamdaman kong sakit, na kung hinayaan ko yun, magsuswollen siya, guys, lalaki yung mukha natin ganyan. So yun, sabi ko, pwede pala yung mangyari, guys, no? So, lesson learned, guys. Yun yung lesson learned na maganda talaga pala na bago natin ipabunot or ipagawa yung ating mga ngipin, guys, kasi ngipin is napaka-importante, di ba? So, ang mangyayari niyan, mas maganda pa rin talaga yung option na
in-x-ray muna siya kasi makita natin talaga kung ano talaga ang problema sa loob. Ano talaga yung may issue. Yun. Yun yung natutunan ko doon. Minsan, sa nawalan ka ng tiwala sa mga ibang doktor. So, magandang choice na po yung x-ray. Then, na-realize ko din po na hindi po, it's not about money. It's not about expenses. Pero lang yan, makikita lang natin yan. Kaysa naman sa kung tiniis ko yun na hindi ako nakakatulog, hindi ako makapagtrabaho ng maayos kasi masakit guys, parang binabasag yung utak natin. Yun, ano pa ba? Yun guys, eto, papahinga tayo, binigyan tayo ni Doc ng 2-day sick leave kasi kailangang gamutin natin, i-antibiotics natin guys yung infection na nangyari doon. So, dyan sa pinakita ko sa inyo guys sa video na yung ngipin ko, yung sa pinaka, yung binilugan ko guys, yun daw po yung pinaka-infected part. Nandun na yung laman, sumama yung laman. Grabe guys, no? Pasensya na po, pasintabi po sa mga kumakain or sa mga hindi kaya mapanood yung mga ganyang bagay, pero shinare ko po siya para makuhanan po natin ang leksyon guys, na malaking tulong po talaga pala ang maibibigay ng x-ray. So, kasi syempre diba, hindi ko naman alam guys, hindi naman natin makikita dun sa loob kung anong mga pangyayari na pala dun na worse na pala. So kala mo diba, buo lahat ng ngipin mo, napakaganda ng ngipin mo, akala mo okay na lahat, tapos bigla na lang na ganun yung nararamdaman ko for 3 days. So ayan guys, please watch the full video. Thank you.
nag-uusap kami about sa ngipin. Maganda daw yung ngipin ko, which is yun talaga kasi pinabrace ko yan guys for 3 years. Ganda talaga siya. So talagang nag-expect ako na napakaganda na niya. Diba? So kaya, yun guys, yun dapat yung ingatan natin, beware. Kailangan nating bigyang pansin na hindi pala porket maganda yung ngipin natin buong buo, wala palang, walang magiging problema. Meron pa rin pala talaga guys. So yan, sana natutunan nyo na ang x-ray po ay malaking naitulong sa akin. At yun, thank you sa kay Doc na napakagaling ni Doc talaga. Hindi, hinabaan niya yung pasensya. Pasensya niya sa akin kasi talagang nakipag-away ako sa kanya for 20 minutes. Dahil sa kagustuhan kong gustong matupad pero mali pala ako, maling-mali ako. So dahil syempre guys, diba, sa sakit na naramdaman ko, wala akong ibang gusto kundi matapos ang sakit na yun. So pakiramdam ko kasi hindi niya ako bubunutan. Kaya nagalit ako. Sorry dog, peace. So ayan guys, yun na sigurong maishishare ko. So ayan, thank you so much for watching guys. At sa mga hindi pa nakapag-subscribe dyan sa akin channel, please subscribe. Hit the notification bell guys. Gawin yung all. Yung bell all dyan sa taas. Yan yung i-hit nyo. Para notify kayo every time na mag-post ako ng mga bagong videos na kagaya nito. Which is, sana nakuhanan nyo rin ang leksyon. Medyo haggard pa tayo guys kasi masakit pa siya. Nagtitake pa tayo ng mga medisina. See you guys to my another vlog. Shout out po sa lahat. Thank you so much and God bless you all. Life in a world that keeps changing. Think that it's progress you're making. Copy and paste pretty faces all the time. Pictures so perfect we play through.